Ayan. Umulan. Ayun pa ako ng ulan. Guys. Matapos na ako paano? Matapos. Kanina sana yun. Hindi na. Kasi pagkagala ako ng payong, hindi ako magkuha. So mas magkakuha na ito. Kaya yan ang ginawa niyang payong, guys. Kasi, ano, hindi siya makakuha pag madala siya ng payong. Kaya, planggana na lang nilalagay niya. Malakas kasi ang hangin dito sa amin, tsaka malakas din ang ulan. Eh ngayon, gusto naming mag-ano, guys, gusto naming maggulay. Eh, wala kaming ibang maanuhan, mas maganda yung sarili mong tanim ang ikugulay. Kasi organic na organic, safety, di ba? Fresh. Kaya ayan, no choice. O, di ba ang ano niya? Smart. Ayan po ang harvest na. Ayan po ang harvest niya. O, di ba marami? Marami siyang na-harvest na kulay. Organic na organic yan, guys. Tapos ngayon, ano, ang dami, oh. Ang dami niyang na-harvest. Di ba matindi? Napaka-smart. Ah, ang konting, ang munting hard din namin. Yung tanim-tanim namin. Ayan. Tingnan niyo diba? Yung harvest ko. Diba? Dami. Isang diba? Planggana. Hello, bate. Harap ka naman dito. O, oh, diba? Kasi sa malakas ang ulan. So, ganito lang yung ako. Gaya na lang kasi ang gagawin. Kasi magdala ko ng payong. No, tama. Pad-pad pa. O, diba? Ang dami namin na harvest na no, ano, gulay. Bate. Ay, paghalo-halo lang po namin yan. Gawin naming soup. Ang galing ko pa yung... Di ba? Ang ganda niya. Di ba? Hi guys! Kanina, kumuha si Mercy ng gulay. Ang ginawa niyang payong, yung palanggana. Kasi, pag magdala pa siya ng payong, baka mamaya mahirapan siya magkuha ng gulay. So, ito yung nakuha niya dun sa likod ng kusina namin. Yung munting hardin namin. Diba, ang dami, ulugbati, tsaka yung kangkong hinalo namin. So, ngayon, i-ano namin to, dalawang beses namin to lulutuin. Mamaya, yung ulugbati, lagyan ko ng itlog. I-fried ko lang. Tapos, ngayon, yung kalahati, ilagay namin sa ano, yung tinolang isda. Diba, organic na organic, napakasarap. Sariling tanim, fresh na fresh. So ngayon, ganunin na lang namin to. Isa-isahin namin to, guys. Ito laging ginagawa namin eh. Pag gusto namin ng mag-ano, mag-gulay, kukuha lang kami doon sa likod, pati tanglad. Pag Bisaya kasi guys, kasi kami mga Bisaya, mahilig sa tanglad. Kaya, nagtanim kami ng tanglad. Kasi, yan ang masarap pag, ano, may tinolang manok, tinolang isda, di ba? Kailangan lagyan ng tanglad. Herbal medicine din kasi yung tanglad eh, di ba? Ano yan, gamot sa high blood. Maraming mga sakit ang makukuha sa ano. Ah, makukuha. Maraming magamot sa tanglad. Hindi lang high blood. Ano ito? May tangkong din? Ibang klaseng tangkong. Yan. Ihalo-halo lang po namin ito. Ito, dalawang ano to. Diba? Marami. Pero mamaya, pag ano ito, kunti na lang. Ito yung parang Chinese kangkong. Kung sa English pa, spinach. And ganyan kami, ihalo-halo lang namin. Lagyan lang namin ito ng dalawang pirasong isda. Tapos maraming gulay. So, sapat na, di ba? Masarap na ang kain. Healthy food. Hello, ano to?
May insekto. May insekto guys, buti na lang nakita ko, hindi pa naluto. Pati kasi lagyan namin ng itlog. Itlog pala. Itlog mamaya. Masarap to guys, lagyan ng itlog. Yung ulokbati. Joke! Ulokbati ba? Yan, gaganunin lang. Diba? Walang halong ano to guys. Hindi namin to nilagyan ng mga medicine o ano. Ano lang talaga to siya. Normal. O diba? Sa kahit anong sabaw. Lalo na yung ulugbati. Masarap kasi. Cleansing kaya to ulugbati. Kaya paborito namin. Tsaka maraming ano, maraming recipe maluluto mo sa ulugbati. Pwede mo lagyan ng sardinas. Pwede mo lagyan ng itlog. Tsaka ano pa. Pwede mo ilagay sa mga sabaw-sabaw. Tsaka itong ulugbati guys, pwede rin siya ano, lagyan ng sardinas tapos sabaw. Yan, masarap din siya. Tingnan mo guys. Oh, daming ano oh. Insekto. Buti na lang nakita ko. Ay, okay lang. Tapos may itlog pa sa insekto. Daghan na siya. Ano ba yan? Bakit to? Kasi nakakatakot. Di ba? Tsaka hugasan ng maayos 3 times. Babad ko muna sa ano, malaking planggana na may tubig. Babad ko muna ng 30 minutes. Then, pagkatapos babad, hugasan ulit ng 2 beses. So, 3 beses hugasan. Para safety na safety. Kasi kagaya kanina, may nakita akong insekto. Tsaka yung nangingitlog na pala. Na, diba? Kailangan kainin natin ano, safety. Para walang problema. Kailangan mag-ano ka, mag-ganito ka, kailangan titingnan mong bawat gilid ng dahon para, ano, para may, para safety talaga. Titingnan mo kung may mga nakadikit kasi di maiwasan na may mga insekto, may insektong lumalapit sa mga gulay eh. Ganito, o diba? O diba? Ang dami. Guys. O sige na guys, kasi magluto muna ako. Mag ano, concentrate muna ako nito. Tapusin ko muna to kasi parang medyo nagutom na ako. Okay na, bye-bye! Bye-bye! See you again sa mga susunod kong mga videos. Bye-bye! Thank you!